Hindi mo alam. Hindi mo hawak ang buhay ng mga anak mo. Sana sabi ko, bakit inubos mo naman, Lord? Never ako mag-celebrate ng mga death anniversary. Hindi rin pala maganda yung sobra kayo ka-close kasi ikaw rin ang masasaktan. Sabi ko, bakit inubos mo naman, Lord? Ang last lang niya sinabi na, Ma, wag mo akong iwan. Punta sila ng Manila na puno-puno ang pangarap nila. Tapos nang umuwi sila, ano na, nasa kabaong na sila. Kamusta naman po kayo ngayon? Ayun, patuloy pa rin akong lumalaban. Grabe, no? Kasi may apo pa akong isa. Ilan taon na po yung apo niyo? 12 years old na siya, grade 7. Grade 7. Dalaga na. So doon nyo na lang binubuhos lahat? Doon na lang, sa kanya talaga. Pero hindi kasi, di ba, lagi ko naririnig sa mga magulang ko yan eh. Tsaka kasabihan niya na matatanda. Ang anak ang nagbuburol sa magulang. Tama. Hindi ang magulang ang magbuburol sa anak. Tama. Masakit yung isa. Masakit. Sobrang sakit nung dalawa. Pero pa umabot pa ng pangatlo. Grabe na. Parang masisira na yung ulo mo pag gano'n na ang pinagdaanan. Pero Miss Tony, pasalamat talaga ako na before nangyari yun, nandito na si Lord sa puso ko. Kasi kung wala pa yung Panginoon sa puso ko, paano na ako? Hindi ko kayaan, tumalo na ako. Tama. Diba? Oo nga po. Kasi tumalo nung nabasa ko ngayon storya niyo, tatalong ka na lang talaga. Parang kunin niyo na rin ako. Oh. Kinuha niyo na yung tatlo, kunin niyo na rin. Wala nang saysay. Wala na. Ano gagawin ko? Diba? Actually, para siyang pelikula eh. Merong age na hanggang dun lang. 29. Hindi sila umaabot ng 30. Si Hazy, 29. Si Hazy, 29. Si Hazy, 28. Paano po nag-start dun sa unang anak? Si Hazy, during the time, hindi mo maisip na masakit siya eh. Ang laki-laki ng katawan, nag-gym. Tapos, mula nung mga bata pa lang sila, hindi din sila sakitin. Nung time na sabi niya, Ma, sakit, nilalagnat siya, eh, bili lang ng paracetamol. So, yun po yung unang sign sa unang anak ninyo. Ano po ang nangyari sumunod? Bumaba ang kanyang timbang ba? Parang na-reduce ang katawan niya. Umayad. Tapos, kasi sila, hindi nila ako ipaalam kung ano ang nararamdaman nila. Ayaw nila. Kasi kilala nila ako eh. Oh, so, paano niyo po nalaman na medyo seryoso na yun? Yung yung sabi niya, punta na daw kami sa ospital. Grabe na ang sakit ng tito niya. So, nung pumunta po sa ospital, anong nangyari? Doon nalaman na meron siyang diferensya sa sa liver niya. Kailangan i-ultrasound. Hanggang sinalubong na ako ni Hazet. Sabi ni Hazet, Ma, magpakatatag ka. Huwag kang magpakita ni kuya na pinaghinaan ako. Bakit? Sumigaw na ako. O pa, hindi pa nga ano, sumigaw na ako. Ano nga na? Stage 4 na si kuya. Liver cancer. Nung narinig niyo yun? Napababa ako sa ano. Ang hina yung tuhod niyo? Ang hina ako. Hindi muna ako pumasok kasi baka hindi ko pa makayanan. Paano niyo nakayanan? Tumayo uli nung time na yun? Tumayo na naman ako. Tapos yung parang hindi na lang ipakita na talagang kasi alam nila ako eh, kilala nila ako na tarantado ang pagkananay. Mawawala. Diretso na siya, admit na siya. Tapos, nung na-admit siya, na-diagnose na stage 4, gaano katagal? 2 weeks. In two weeks? Nung nalaman na namin na stage 4 na si kuya, isa lang ang gusto kong mangyari. Kailangan mapatawad niya yung tatay niya. May galit siya sa tatay niya? May galit siya sa tatay niya. Siyempre, panganay siya. Ano po yung galit niya sa tatay niya? Yun, yung naghihirap kami.
pakiramdam niya, napabayaan na kami. Hindi niya pinaramdaman na tatay siya. Nasaktan siya sobra. Kasi siya yung kuya eh. So tinawagan niya yung asawa niya? Tinawagan. Punta agad siya. Oh, paano yung unang pagkikita nila? Talagang galit siya. Sabi ko, Hayes, patawarin mo na lang yung papa mo. Papa mo man yan. Yung sabi niya? Tapos ang papa niya na sabi, mahal naman kita, Hayes. Anak kita eh. Yun lang. Doon bumungos ang yung iyak niya. Yung iyak na parang bata. Ano yun? Sigaw talaga siya. Yung talagang pumutok na yung mga puso nasa niya. Dibdib niya. Yung mga kinimkim niyang galit, kinimkim, sakit. Yun lang ang gusto niyang marinig. Mahal siya ng tatay niya. Oh, doon ako na ano, natouch ako nung sinabi ng tatay niya na mahal na mahal kita, Hayes. Alam mo naman, anak kita. Amay, ganyan. Yun, nag-umpisa, araw-araw na siya pumunta sa ospital. At least nung last 2 weeks. Mm, yun lang ang pasalamat ko talaga sa Panginoon na napatawag talaga yung tatay niya. Ano eh, after the wedding, nag-collapse siya. Sa wedding pa? Sa wedding, sa ospital sila kinasal. Kasi hindi na niya kaya mong tumayo. Paano niya tinanggap yung pagkamatay ng panganay niya? Paano niyo nalang? Hirap. Hirap kasi panganay eh. Paano siya nawala? Nakita niyo? Paano? Maaga yun. Nasa baba lang ako. Parang iba ang pakiramdam ko. Nagbasa na lang ako ng Bible para maano ba ako. Tapos dumating si Haset. Sabi niya, Ma, ayaw biya ka kuan ha. Kalma ka lang. Yun. Sabi niya, Ma, wala na si Kuya. Nung pumunta kami sa kulinarya, lumabas na ako, hindi na ako lumapit. Anong ginawa niyo nung umuwi kayo? Doon ako umiyak. Naghanap ng damit niya. Ay. Yung paghanap lang, hindi mo kaya yun. Hindi ko kaya nga yun. Hindi mo kaya yun. Sumunod pa si Hasid. So, nung namatay yung panganay niyo, pinoproseso nyo pa yun, yung pakiramdam na yun, na nawalan kayo ng anak. Anong year yun? Kumano? 2014. Okay, 10 years ago. Na, 10 hindi ko years. Alam kasi yeah, hindi 20, ko magbilang. Hindi mo mabibilang. Hindi ko mag-isip ng, never ako mag-celebrate ng mga death anniversary. Para saan mga death anniversary na yan? Hindi ko kasi iniisip na, wala, nandyan lang. Nagtatrabaho lang siya. Nagtatrabaho lang siya. Birthday, celebrate ko, pero death anniversary, ayoko. Yes. Kasi habang buhay silang mabubuhay sa puso niyo. After pa nangyari, kami, sabi ni Hasid na kami lahat magpa-check. Nang nawala ang kuya. Nung nagpa-check up na naman si Hasid, nakitaan na talagang yung tumor niya nakadikit na sa liver. Pero wala siyang nararamdaman? Wala. So nung nakitaan na may tumor, ano nangyari? Prayer lang talaga. Direct to God, sabi niya, magdasal tayo. Grabe ang faith ng mga anak ko sa Panginoon. Grabe ang ano nila. Mas matapang pa nga sila. Sila ang may sakit eh. Ilang buwan lang kamamatay ng panganay niyo noon nung nalaman yung may cancer uli ano? Yung isa niyo pang anak? 2 months after kami nag-check. 2 months after? Hindi ka pa nag-i-heal. Hindi pa nga. Ano daw stage? Sabi niya, it's stage 3. Tapos, sabi ng doktor, pwede natin tanggalin yan. Kasi sa lahat naman ng part na organ sa katawan natin, yung liver lang ang kahit tinatanggal mo, tutubo. Ano talaga si Hasid? Sige, tutubo naman pala. Matanggal lang yung tumor. Nakadikit na. So, pinatanggal? Pinatanggal. I think mga 1/4 yata ang natanggal nun. So, after po nun? Ano na? Si Hasid parang ano na siya, process of healing siya. Nagpa-ultrasound siya ulit, tumubo nga yung liver. May nakadikit. Ano naman? Tumor. Kaya sinabi na cancerous talaga. Doon na naman ako nakatira sa ospital. Yung pakiramdam ko sa sarili ko, naging bahay ko na ang ospital. Basta ang gusto lang nila, tatabi ako sa kanila. Ma, hali, ma. Tapad na kasi. Kasi mula nang maliit sila.
tabi-tabi gitmin tatlo. Tabi-tabi kayo matulog. O, hanggang ganun, malaki na sila. Parang inisip ko yung, hindi rin pala maganda yung sobra kayo ka-close kasi ikaw rin ang masasaktan. Hindi nyo naman alam na mawawala sila. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo hawak ang buhay ng mga anak mo. Sana sabi ko, bakit inubos mo naman, Lord? Kailan yung last moment nung pangalawa? Naalala niyo pa? Lagi lang siyang my love you, ma. Lagi lang siyang ganyan, kahit gabi. Basta continue lang kang mag-bake, ma, para maalala mo palagi yung mga signature ko, ma. Huwag mo pabayaan para malala ako ng mga kaibigan ko. Yun ang ginagawa ko. Ah, kasi chef siya, di ba? Mm. Naghahabili na siya sa inyo kung nasa ospital siya. Hindi man ako magsagot-sagot ng mga sinabi niya kay mawala na naman ang anak ko. Parang ganun ba? So, nung time na yun, kayo na lang po, tsaka si Hisham ang natira. Ito na yung last hope na iniisip niyo, baka ito naman ang itira sa akin. Si Hisham talaga, hinihingi ko, Lord. Gumaganyan ako, Lord. Itira mo naman si Hisham, Lord. Kahit si Hisham na lang. Na ano na yung result na stage 4 na naman. Oh, parang bilis. Ang bilis. Umiyak na si Hisham nun eh. Basta magising lang ako para may nagkanta ba na mag-praise and worship siya. Sabi niya kung ano mang mangyari sa akin. Isurrender ko na ang lahat sa kanya, ma. Anong sinabi niyo sa kanya? Hindi ko nga kaya si Hisham. Hmm. Kasi pinaka, ano ba? Sobrang dami ng ano. Masyado nang masakit. Sobrang, sobrang talaga. Hindi ako makasigaw, hindi gusto kong umiyak. Hindi ko maka... Ang last lang niya sinabi na, ma, huwag mo akong iiwan. Ikaw, bakit kita iiwan? Baka napagod ka, hindi ako mapagod. Nanay mo ako, tapos bahalang magtrabaho ako ng kababantay sa iyo, basta nandyan ka lang, okay lang sa akin. Yun ang huling sinabi niya. Huwag mo siya iwan. Huwag siyang iwan. Eh, paano sinabi sa inyo kung wala na siya? Nung tinakbo namin siya sa ospital kasi na-collapse na siya, parang nanghina na talaga siya. Hindi ko siya nakita na na-collapse din ako eh. Survive siya, inaano siya doon sa kabilang kwarto, ako din. Ni-revive nila ako din sa kabilang kwarto. Ano, matay na kayo? Oo, wala na. Nung nagising ako, wala na siya. Hindi ko ma-imagine si Hisham. Ang lakas niya, ang tapang niya. Yun ang masakit ba na punta sila ng Manila na puno-puno ang pangarap nila. Tapos nang umuwi sila, ano na, nasa kabaong na sila. Tsaka ang dami nilang pangarap ba? Lagi nilang sinasabi na, ngayon may mga trabaho na kami, ikaw na lang ang Reyna, hindi na ka magtinda. Kami na ang bubuhay sa iyo. Thankful ako sa Panginoon din na nagkaroon ako mga anak na ano ba? Mapagmahal sa nanay. One day, marireunite din kayo. Yan na lang ang hinintayin ko. Pag nakita-kita uli kayo, anong sasabihin niyo sa kanilang tatlo? Hindi siguro ko ako makapagsalita, kundi yakap. Halik. Ay, nako. Iba talaga pag, Miss Tony, pag may Panginoon dyan sa puso mo. Kahit gaano kasakit? Kahit gaano kasakit. Kahit anong tanong nila, nabi ko, hindi ka nagalit? Hindi ako nagalit. Nung nagkasakit sila, tingnan mo, na-meet namin ang needs namin. Paano yun? Ha? Bigla-bigla na lang may tumutulong sa'yo. Nabili ang gamot. Nakabayad kami ng hospital bills. Hindi ka makapaniwala. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos niyan. Trials yan,
tinatry ka na pano hanggang kailan ka kahawak sa kanya. Yan ang talagang mahirap. Kakapitan namin ng lakas yung storya nyo. Na kung mahirap. Nakaya niyong mabuhay at makahanap ng bagong pag-asa para mabuhay uli. Kahit na tatlo yung nawala sa inyo. Parang magkakaroon kami ng pag-asa na kakayanin din namin ang pagdadaanan namin. Basta karamay mo lang ang Diyos. Kung ano man. Amen.